George Kambosos Jr. kontra Devin Haney, kasado na sa June 5. Former world champion na si Teofimo Lopez, hindi pa rin matanggap ang pagkatalo. At former bantamweight world champion na si Marlon Tapales, lalaban sa May 14. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga brad, pero bago yan, kung ngayon ka palang napadpad sa ating channel, ay pindutin mo na ang subscribe at notification bell button para palagi kang updated sa mga videos tulad nito. Nagkasundo na nga po na magtuo sa ibabaw ng lona ang kasalukuyang IBF, WBA, WBO at WBC franchise lightweight champion na si George Kambosos Jr. at ang WBC world title holder na si Devin Haney para sa kanilang undisputed championship showdown na gaganapin sa darating na June 5 sa Melbourne, Australia. Mayroong rematch clause ang kontrata mga brad, kaya naman kung sakaling makuha ni Haney ang panalo at tanghaling undisputed lightweight champion ay pwedeng magdemand ng rematch si Kambosos Jr. na muling gaganapin sa bansang Australia. So napakalaki po talaga ng advantage ni Kambosos Jr. dito mga brad. Bukod sa rematch ay kasama rin po sa kontrata na kung sakaling manalo muli si Devin Haney sa ikalawang laban kontra kay Kambosos Jr. ay kaagad niyang lalabanan ng former pound for pound king na si Vasily Lobachenko kung available na nga po ito na umakyat sa ibabaw ng lona. Samantala, hindi pa rin matanggap ng former lightweight champion na si Teofimo Lopez Jr. ang kanyang pagkatalo kontra sa Australian boxing star na si George Kambosos Jr. Sa latest interview po kay Lopez mga brad ay nanindigan po ito na hindi fair ang kanyang pagkatalo kontra kay Kambosos at matapang na sinabi na game fixing po ang nangyari sa kanilang bakbakan. Paniwala po ni Lopez mga brad ay tinarantado po siya ng The Zone at sineset up po ng Mushroom Boxing Promotions ang kanilang bata na si Devin Haney para maging isang ganap na undisputed champion sapagkat alam daw po nila na hindi siya kayang talunin ni Haney. Kaya minabuti na lang daw po na ipanalo si George Kambosos Jr. para silang dalawa ang maglaban. Nang sa gayon ay mas maging madali ang buhay nito patungo sa tuktok ng tagumpay. Muli ring sinabi ni Lopez na 10 sa 12 rounds ang kanyang nakuha sa laban kontra sa Australian boxer. Ito ay kahit marami po ang nagsasabi na binugbog lang po talaga si Kambosos noong gabi ng laban. Sa kabilang balita naman mga brad, balik ensayo na po ang former WBO bantamweight champion na si Marlon Tapales. Ayon po sa report ay sasabak sa isang tune-up fight ang 30 years old boxer sa darating na May 14 bilang parte ng kanyang paghahanda para harapin ang kasalukuyang unified WBA at IBF super bantamweight champion na si Murodjon Akhmadaliyev ng Uzbekistan sa isang world title fight. Bagamat hindi pa pinapangalanan ang kanyang kalaban ay nasa wildcard gym na po sa Los Angeles ang tubong Lanao del Norte upang mag-ensayo. Si Tapales mga brad ay may kasalukuyang kartada na 35 wins, 3 losses at 18 KOs at huling lumaban Disyembre ng nakaraang taon laban sa Japanese warrior na si Hiroaki Tashigawara na nagawa niyang tapusin sa loob lamang ng 2 rounds. So yun lamang po ang mainit na boxing balita ngayong araw na ito. Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba at pag-uusapan natin yan.